Ako si Danielle Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 20 Pinay nasagip matapos ipuslit bilang surrogate mom sa Cambodia. NCRPO nakikitaan ang modernisasyon na epektibo sa pagsugpo ng krimen. Harapang debate, posible muling idaos bago ang halalan. BOC nasabat ang 250,000 pesos na halaga ng cannabis-infused vapes mula sa Estados Unidos. DSWD-ECT payout muling ipinamamahagi sa mga apektado ng Bagyong Julian sa Batanes. PCG nahuli ang bangkang sangkot sa pagnanakaw ng gasolina sa Bulacan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nasa 20 Pinay ang na-rescue matapos maging biktima ng surrogacy scheme o human trafficking sa Cambodia. Sa kasamaang palad, nasa 13 na ang nasa iba't ibang yugto ng pagbubuntis at kasalukuyang nakakulong sa isang lokal na ospital, habang 7 sa mga ito ang nakatakdang bumalik ng bansa. Ayon sa impormasyon, isang ahensya umano sa Pilipinas ang nagdadala ng mga Pinay sa Cambodia upang magdalang tao at ibigay ang sanggol sa infant trafficking syndicate. Matatandaan na mahigpit na ipinagbabawal sa bansang Cambodia ang surrogacy. Opisyal na ang inilunsad ng National Housing Authority o NHA ang digitalized entry pass system para sa pagpapabuti ng serbisyo para sa mga benepisyaryo ng pabahay. Princess Castro para sa buong balita. Kasabay ng pagdiriwang ng National Shelter Month ay opisyal ng inilunsad ng National Housing Authority o NHA ang digitalized entry pass nitong Lunes, ika-7 ng Oktubre. Para sa karagdagang impormasyon, ang entry pass ay isang opisyal na dokumento ng NHA para sa mga kwalipikadong pamilya kung saan ito ang magiging basihan kung sila ay may pahintulot na okupahin ang unit ng bahay. Ayon sa NHA, sa pamamagitan ng paggamit ng mga modernong teknolohiya at makabagong estratehiya ay mas mapapalawak at lubos na matutugunan ng pangangailangan ng mga benepisyaryo ng mga pabahay sa bansa. Dagdag pa rito, ang inisyatibong ito ay isa sa mga hakbang para pahusayin ang pamamaraan patungkol sa mga programang pabahay ng ahensya. Kabilang sa mga nagtaguyod ng proyektong ito ay ang Corporate Operations and Systems Development Department at ang Digital EP System na nagtatampok ng real-time document tracking. Kakibat ng sistema ang pinahusay na security features upang matiyak ang pagiging bukas sa mga transaksyon ng sistema. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Tumanggap ng parangal ang Bureau of Internal Revenue o BIR mula sa U.S. Agency for International Development o USAID para sa kanilang natatanging paraan sa pagpapanatili ng cybersecurity. Ang detalye, panoorin kay Jade Buhoy. 3 prestaryosong cybersecurity awards ang tinanggap ng Bureau of Internal Revenue o BIR mula sa U.S. Agency for International Development o USAID noong ika-3 ng Oktubre bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon sa data security. Ang Cybersecurity Vanguard Award ay ibinigay sa BIR dahil sa kanilang aktibong pakikilahok sa Cybersecurity Capacity Building Initiative. Pinarangalan din ng Cybersecurity Ironman ang 5 BIR personnel na matagumpay na nakapagtapos ng iba't ibang cybersecurity training at workshops. 2 BIR personnel ang kinilala bilang Cybersecurity Champion matapos magpakita ng pinakamahusay na cybersecurity practices. Ipinagmamalaki rin ng BIR na sila ang may pinakamaraming empleyadong sumailalim sa mga cybersecurity training mula sa USAID Beacon Project. Ayon naman kay Commissioner Romeo Lumagi Jr., patuloy nilang palalakasin ang kanilang cybersecurity capacity upang maprotektahan ang sensitibong impormasyon ng mga taxpayers. Nagpapasalamat rin ng BIR sa USAID para sa mga natanggap na parangal na patunay sa kanilang tagumpay sa pagpapalakas ng cybersecurity sa ahensya.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nakikita naman ng pinuno ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang modernisasyon sa sistema bilang malaking tulong sa pagsugpo ng mga krimen sa bansa. Narito ang buong balita. Hangad ni National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Police Major General Sidney Hernia na gamitin ang modernisasyon ngayon sa paglutas ng mga krimen. Anya, malaki ang ambag ng teknolohiya para sa pagsubaybay ng mga operasyon, gayon din sa pagpapadali ng trabaho ng mga tauhan nito. Nakikitaan din ni Hernia ang teknolohiya at modernisasyon bilang epektibong paraan para bantayan ang kapulisan sa kanilang trabaho. Naniniwala rin ang pinuno na mabilis nitong maisasagawa ang mga imbestigasyon at maiiwasan ang backlogs. Matatandaan na dati ng pinuno ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG si Hernia na siyang nakatoka sa pagtugis ng mga online scam at cybercrimes. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, tanging northeasterly wind flow na lamang ang aktibong nagpapaulan sa Northern Luzon. Kabilang sa mga lugar na apektado ng pag-ulan ang rehiyong administratibo ng Cordillera, Cagayan Valley at Aurora. Samantalang bahagyang pag-ulan naman ang asahan sa Maynila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Klase sa lahat ng antas at pasok ng mga kawani ng gobyerno suspendido sa Lunes. Opisyal ng KOJC inamin ang modus na pamimeke ng kasal sa mga miyembro nito. Harapang debate, posible muling idaos bago ang halalan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hindi pinalampas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na idulog ang issue sa West Philippine Sea sa ASEAN Summit. Anya, madaliin na umano ang pagkakaroon ng Code of Conduct, particular na sa South China Sea. Yan ang balitang hatid ni Francis Riudike. Binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang usapin ng tensyon sa South China Sea sa pagdalo nito sa ASEAN Summit sa Laos. Nanawagan si Marcos sa mga leader sa ASEAN na huwag magbulag-bulagan sa agresibo at illegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kasama sa naging pagpupulong ang representative ng China na si Chinese Premier Li Qiang. Pagigit ni Marcos, hindi maaaring ihiwalay sa usaping kooperasyon sa ekonomiya ang political security. Matatanda ang patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Panawagan ng Pangulo, magpakatotoo sana umano ang China sa napag-usapang pagpapahupa ng tensyon sa lugar. Kaya naman idinulog ni Marcos sa ASEAN ang pagpapabilis ng pagkakaroon ng Code of Conduct sa WPS. Aniya, naniniwala siyang ito ang lulutas at tutuldok sa patuloy na agresyon ng China. Samantala, sa kabila ng tensyon sa WPS, tiniyak naman ni Marcos na patuloy ang hangarin ng Pilipinas na palakasin ang relasyon nito sa China sa mas malawak na paraan. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Suspendido naman ang klase sa lahat ng antas at pasok ng mga kawani ng gobyerno sa Pasay simula Lunes hanggang Martes. Ito'y pagbibigay daan sa gaganaping 10th session of the Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Hindi kabilang sa suspensyon ang mga nasa health service, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo.
Usapang halalan bukas ang Commission on Elections o COMELEC na muling idaos ang mga debate bago ang 2025 midterm elections. Sa ilalim ng Batas Republika bilang 9006 o Fair Elections Act, ang mga debate ay dapat lamang napangasiwaan ng mga media entity kung saan nakaantabay lamang ang COMELEC upang mangasiwa at makipag-ugnayan sa mga kandidato. Naniniwala naman si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na ang pagkakaroon ng mga debate sa elektoral ay may mahalagang kontribusyon sa desisyon ng mga botante na mas makilala ang kanilang mga kandidatong iboboto. Sa ibang balita ay nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Clark ang isang kargamentong naglalaman ng cannabis-infused vapes na nagkakahalagang 250,116 pesos na maling idineklara bilang label marker machines. Sa pamamagitan ng X-ray inspection project at K-9 unit, natuklasan ang 100 disposable vape na nakumpirmang may cannabinoids gamit ang Rigaku spectrometer reader. Ipinasa ng BOC ang mga sample sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa karagdagang pagsusuri na nagkukumpirma na ito'y marijuana, isang ipinagbabawal na droga sa ilalim ng Batas Republika bilang 9165. Lumitaw ang impormasyong peke ang kasalan na isinasagawa ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ginagawa umano nila ito upang iligal na mapanatili ang isang miyembro sa Amerika. Francis Riudike para sa balita. Isiniwalat mismo ng isang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na mayroong nangyayaring peking kasalan sa mga miyembro ng KOJC. Ito ang inamin ni Marisa Duenas na Human Resource Manager ng KOJC. Siya ay nagay ng guilty plea sa U.S. Department of Justice at nangakong magsasabi ng totoo para mabawasan ang sistensya sa kanya sa kasong immigration fraud. Ayon sa isang dokumentong pinasa ni Duenas, inamin itong ang mga peking kasalang nagaganap sa KOJC. Ginagamit umano ito ng mga KOJC members para mapatagal ang kanilang paninirahan sa Amerika. Ito umano ay upang maipagpatuloy ang panunulisit ng KOJC sa mga bogus na charity projects nito. Kasama si Pastor Apollo Kibuloy na founder ng KOJC sa watchlist ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga labor trafficking scheme na pinapadala sa Amerika ang mga KOJC members sa pamamagitan ng mga peking mga visa. Si Kibuloy ay kasalukuyang nakadetine sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Siya ay naharap sa mga kasong qualified human trafficking at child abuse. Francis Riudike, nagulat para sa One Media Network. Bilang pakikiisa sa selebrasyon ng World Standards Day at Consumer Welfare Month, ipinagdiwang ng Department of Trade and Industry o DTI ang National Standards Week sa lungsod ng Makati. Ang kaganapan tunghayan kay Princess Castro. Sa pangunguna ng Department of Trade and Industries Bureau of Philippine Standards, ipinagdiriwang ngayon ang National Standards Week sa lungsod ng Makati. Ito ay alinsunod sa pagunita sa World Standards Day at Consumer Welfare Month na ipinagdiriwang taon-taon tuwing buwan ng Oktubre. Mula nitong Martes hanggang sa 14 ng Oktubre ay tatakbo ang naturang kaganapan sa ilalim ng Proclamation No. 1327, Series of 1974. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay alinsunod sa WSD na Shared Vision for a Better World, Spotlight on SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure in the Age of AI. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagbuo ng matatag na infrastruktura, pagtataguyod ng inklusibo at napapanatiling industrialisasyon at pagpapaunlad ng pagbabago. Bukod dito ay binibigyang diin din sa kaganapan ang mahalagang papel ng pagsunod sa mga pamantayan sa proteksyon ng consumer at kaligtasan ng mga Pilipino. Dagdag pa rito ay tinampok din ang pagbubukas ng Certified Products Fair kung saan layo nitong ipakita ang mataas na kalidad ng mga sumusunod na produkto tulad ng helmet, Christmas lights at mga gamit sa bahay. Ito ay bukas sa publiko mula nitong Lunes hanggang ngayong araw.
Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan lang ay nagpahayag ang National Food Authority o NFA ukol sa benepisyo ng pakikipag-ugnayan sa proyekto ng Philippine National Oil Company para sa mas mababang gastos sa kuryente. Narito ang ulat na hatid ni Jade Buhoy. Kamakailang lumagda ng kasunduan ang National Food Authority o NFA at Philippine National Oil Company o PNOC para sa pagpapatupad ng rooftop solar photovoltaic system sa punong tanggapan ng NFA sa Quezon City. Ang proyekto ay naglalayong bawasan ang gastos sa kuryente at pag-usayin ang energy management ng NFA na may pangunahing responsibilidad sa supply ng bigas sa bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, ang solar project na ito ay hindi lamang magpapababa ng kanilang gastos sa kuryente kundi makakatulong din sa pagbawas ng carbon emissions at pangangalaga sa kalikasan. Plano ng ahensya na ipalaganap ang solar project sa iba pang tanggapan at warehouse ng ahensya sa buong bansa matapos ang matagumpay na pagpapatupad sa kanilang headquarters. Sa ilalim ng kasunduan, maglilease ang NFA ng 100 kilowatt peak solar PV system na magbibigay ng kuryente sa mas mababang halaga, 10% na mas mababa kumpara sa kasalukuyang utility prices. Ang proyekto ay bahagi ng advokasya ng PNOC sa renewable energy at energy self-sufficiency sa operasyon ng gobyerno na naglalayong bawasan ng carbon footprint ng NFA. Bahagi pa ng ahensya, pagkatapos ng 15 taon, magiging pag-aari ng NFA ang solar PV system ng walang karagdagang bayad na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo at mas matipid na solusyon sa enerhiya para sa ahensya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DOH, pinangunahan ang pagbubukas ng East Avenue Medical Center para sa patuloy na pagpapabuti ng cancer care. ECT payout muling ipinamahagi sa mga apektado ng Bagyong Julian. PAF muling naghatid ng tulong sa mga apektado ng sakuna sa Batanes. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos matamaan ng bagyong Aghon ang lugar ng Burjos sa Quezon, ay iniabot ng lungsod ng Makati ang tulong pinansyal para makabangon. Sa paumuna ni Makati City, Mayor Abby Binay ay mulugod na tinanggap ni Mayor Freddy Aman at Municipal Treasurer Parsenet Establecida ang tulong pinansyal na nagkakahalagang 250,000 piso. Hangad naman ni Binay na makatutulong ito sa mga komunidad na lubhang naapektuhan sa lugar. Nitong 8 ng Oktubre ay pinangunahan ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang pagbubukas ng East Avenue Medical Center Cancer Center. Saad ni Herbosa, pagsapit ng taong 2028, ito'y magsisilbing pinakamataas na sentro ng referral para sa breast cancer at tinitiyak na ang dekalidad na paggamot ay abot kamay para sa bawat pasyente. Anya, ito rin ay bilang pagpapatatag ng kanilang patuloy na pagsisikap para sa cancer care. Nagpapatuloy naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa distribusyon ng tulong pinansyal sa ilalim ng ECT payout para sa mga apektado ng Bagyong Julian sa Batanes. Panoorin ang buong ulat. Nananatili ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa dedikasyon nitong magbigay ng tulong para sa mga pamilya at individual na lubhang naapektuhan ng Bagyong Julian sa probinsya ng Batanes.
Kaya't bukod sa family food packs o FFPs at non-food items, ay nag-uumpisa muli itong mamahagi ng Emergency Cash Transfer o ECT. Ayon kay DSWD Spokesperson at Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao, ito'y alinsunod din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patuloy na bigyan ng sapat na tulong pinansyal ang mga residente sa Batanes. Matatandaan na personal ding tumungo ang Pangulo kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Batanes para tingnan ang sitwasyon ng mga pamilya at estado ng lugar. Inumpisa naman ngayong araw, 10 ng Oktubre, ang ECT payout sa munisipalidad ng Uyugan, Ivana at Mahataw na nagkakahalagang 10,000 piso bawat katao. Samantala, isinasapinal naman ang araw ng pamamahagi sa southernmost island ng probinsya. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nasamsam ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang sasakyang pandagat na sangkot umano sa pagnanakaw ng gasolina na tinatawag din bilang paihi sa katubigan ng Barangay Binuangan o Bando, Bulacan. Ayon sa PCG, habang nagsasagawa ng maritime patrol ang Coast Guard team, ay nakita nitong isang motor vessel na may sakay na 8 Pinoy crew. Agad naman itong nagsagawa ng boarding inspection at napag-alaman na ang nasabing sasakyan ay walang kaukulang mga dokumento at may dalang di umano'y ninakaw na gasolina. Samantala, dinala naman ng Coast Guard team ang bangka patungo sa Pier 18, Vitas Tondo, Maynila para sa karagdagang investigasyon. Patuloy na namahagi ang Philippine Air Force o PAF sa pakikipagtulungan ng Office of the Civil Defense o OCD at DSWD na kinakailangang humanitarian assistance sa Itbayat, Batanes. Ayon sa PAF, ang mga pinagsama-samang inisyatibong ito ay isang patunay sa dedikasyon ng ahensya na suportahan ang mga pagsisikap ng pambansang pamahalaan na tulungan ang mga apektadong residente at tiyakin ang akses sa pagkain at malinis na inuming tubig sa panahon ng kritikal. Magsasagawa ng Friendship Open Tournament ang Malaysian Embassy sa Pilipinas sa larangan ng golf na layong mapaigting ang propesyonal at diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Malaysia. Francis Riudike para sa kabuuang impormasyon. Nakatakdang magsagawa ang Malaysian Embassy sa Pilipinas ng isang Friendship Open Tournament ng golf. Inanunsyo ito sa isang press con na layong paigtingin ang propesyonal at diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Malaysia. Gaganapin ito sa Pradera Verde Golf and Country Club sa Lubao, Pampanga sa October 12. Inaasahang lalahukan ito ng tinatayang mahigit 200 golfers mula sa dalawang bansa. Mapupunta naman ang mga kikitain sa nasabing tournament sa mga charity works at ilan dito ay sa dalawang eskwelahan sa Pampanga at isa sa Bulacan. Kumpiyansa ang Embahada ng Malaysia na magiging epektibong instrumento ito para paigtingin ang relasyon nito sa Pilipinas para sa mas malawak na kooperasyon pagdating sa iba't ibang sektor. Katuwang din sa pag-organisa ng nasabing kaganapan ay ang Malaysian Chamber of Commerce and Industries Philippines Inc. o MCCI at ng Maybank Philippines. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 20 Pinay nasagip matapos ipuslit bilang surrogate mom sa Cambodia. NCRPO nakikitaan ang modernisasyon na epektibo sa pagsugpo ng krimen. Harapang debate, posible muling idaos bago ang halalan. BOC nasabat ang 250,000 pesos na halaga ng cannabis-infused vapes mula sa Estados Unidos. DSWD ECT payout muling ipinamamahagi sa mga apektado ng Bagyong Julian sa Batanes.
PCG nahuli ang bangkang sangkot sa pagnanakaw ng gasolina sa Bulacan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/onemedianetwork. Ako si Danielle Lopez at ito ang News Force.